Kasi for Vinci and Marcos, kasi you're always on top. Parang number 3, number 2, number 2, then si Vinci at number 1. Pero dumating ba sa point na parang pinanghinaan kayo ng loob or gusto niyo sumuko? And siyempre din kay Winston na nung nag-start, yung first ranking number 23 ka. So dumating ba yung time na parang you always gave up? Si Winston parang may gusto nang sabihin eh. Oo. Ako po talaga nung nandun po talaga ako sa ranking na 23, hindi naman pa ako nag-give up kasi alam ko talaga na ginawa ko yung best ko and alam ko na sa journey na to may papakita talaga ako and alam ko na meron akong ma-improve and ma-progress dito sa Dream Maker. So hindi talaga ako nag-give up and patuloy lang sa trainings even though it's so even though mahirap talaga yung mga trainings namin, sinipagan ko talaga na gawin lahat para mag-improve progress din sa mga talents and skills ko. Should I give up, right? The lyrics to Take My Hand, I'll Never Give Up For My Dreams. Oh, di ba? Marcos, ikaw? Yes po. There was a time po na parang na-feel ko po talaga yung the sudden break in my confidence. It was like, after mission 1, I came from like top 3 and it became 34 and that's when I realized that I'm really like downgrading. So since then I did my best to pick it up from there and I'm happy that in the latest elimination I got top 7 in mentor rank again. And pati sa public votes, umaani po ng almost 1.2 million votes si Marcos. Thank you. Vinci, how about you? For me, it never came to a point na gusto ko na mag-give up. Kasi I went into this competition and I auditioned without the option of giving up. Parang I need to stay consistent and always do my best no matter what. And siguro may days na nadadown ako. Pero lalo na nung naramdaman ko yung overwhelming support ng fans. Parang yun talaga yung nag-push sa akin na ipagpatuloy na maging consistent lang until the end. And ayun, I think yun yung isang factor kung bakit nandito ako ngayon sa top, which is well, the support from the fans and my consistency. Okay, my next question naman, para sa isa ng mga gusto ko makapasok sa top 7, na si Kyler. Kyler, kasi sabi nga nila, we can please everybody. Diba? May mga tagagusto sa'yo sa performance mo, meron naman hindi. How do you handle criticisms and bashers? Para po sa akin, mas nagpo-focus po ako sa mga tinuturo po sa akin kasi yung mga hindi po may, yung mga well, hindi po gusto, may kumbaga yung wala pong gusto sa akin na mga example bashers, hindi ko po sila pinapansin tsaka sinasantabi ko po sila kasi pagka pinansin mo po sila mag-struggle ka po sa mawawala ka po sa pat na pagpo-focus sa ginagawa mo. Pero hindi ka ba nasasaktan sa mga sinasabi nila? Dumating po sa point na breakdown po ako kasi dahil po sa mga bato po nila sa akin. Pero nag-move forward po ako dun para mas magawa ko pa po ng maayos yung performance sa ginawa ko po yun bilang turning point. Doon po ako mas lalong lumakas kasi nilalabanan ko po yung pambabato po nila sa akin. And I'm sure sa weekend, papatunayan mo na magising. Yes. Thank you so much for the love and support. Final audition of Big Surprise. Oh, maraming